Good day to everyone. Our lesson for today is all about visual analysis. Our objectives: at the end of the lesson, the student should be able to first define what is visual analysis. Second, explain how visual analysis works. Third, know the three phases of visual analysis. And fourth, make a soap carving. What is visual analysis? Visual analysis is a method of understanding art that focuses on artwork's visual elements such as color, line, texture, etc. In its strictest definition, it is a description and explanation of visual structure for its own sake. Yet, the purpose of visual analysis can also be to recognize the choices that an artist made in creating the artwork, as well as to better understand how the former properties of an artwork communicate ideas, content, or meaning. Visual analysis is often used as a starting point for art historical writing. Kapag sinabi nating visual analysis, ito yung pagsusuri sa visual na kung saan ito ay isang method o metodo ng pag-unawa ng isang sining na nakapokus o nagbibigay pansin sa mga artwork, lalong-lalo na yung bumubuo sa visual elements tulad ng color o kulay, line o linya, yung texture, yung pinaka-surface nito, kung ito ba ay magaspang, ito ba ay makinis, at iba pa. Sa mas malalim na definisyon, ito yung nagbibigay ng description at pagpapaliwanag sa istruktura ng isang visual na kung saan yung ating nakikita. Ano ba yung pinakalayunin o purpose ng visual analysis? Siyempre, para makilala yung iba't ibang pwedeng pamimilian or choices ng isang artist para sa kanyang pag-create o pagbuo, paggawa ng kanyang artwork. Siyempre, para mas lalo niyang maunawaan kung paano nabubuo o kung paano niya bubuuin yung formal. Diba? Formal na pagkabuo ng isang artwork. Lalong-lalo na na dapat ay meron itong kaisipan, meron itong nakikipag-communicate batay sa kaisipan, kung ano nga ba yung nangingibabaw na pwedeng nilalaman o kahulugan o damdamin nito. Kalimitan ang visual analysis ay masabi natin ito yung pinagmumulan ng isang art historical writing, pinagmumulan ng kasaysayan ng isang sining. Siyempre, magsisimula ito kung paano ito na isulat or paano nga ba ito yung pinakakasaysayan nito. Visual analysis is not just for art. It is also a critical part of visual literacy, a skill that helps people read and critically interpret images, whether in the museum, on social media, in entertainment, advertising, or in the news. As citizens of 21st century, we are constantly confronted with visual media. Practicing visual analysis sharpens critical judgment skills and helps people seek out answers for themselves. Instead of passively receiving information, this is especially important when exposing hidden ideologies that may motivate seemingly neutral images. Ang visual analysis ay hindi lamang para sa sining. Meron din siyang kritikal na bahagi na ginagampanan sa visual literacy, na kung saan ito ay isang sining, diba, na tumutulong sa isang tao kung paano magbasa, kung paano yung interpret, critical na interpret ang mga imahe o yung mga tinatawag nating mga drawing or images sa mga museo. Diba? Lalong-lalo na yung sa social media, sa libangan, sa mga advertising o mga patalastas o kaya naman ay sa mga balita. Sa 21st century, lalong-lalo na yung mga mag-aaral sa 21st century, dapat ay maaring makita nila ang iba't ibang visual analysis o visual literacy sa visual media. Lalong-lalo na yung sa mga SOCMED or social media. Diba?
Ayan, sa pagpapractice ng visual analysis, sa pagsasagawa nito ay maaring mas tumalas ang pag-iisip, yung critical judgment skills ng isang mag-aaral, ng isang tao. At maaring makatulong din siya para ma-analyze niya kung paano lulutasin ang problema, kung paano sasagutin ang isang problema sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga iba't ibang impormasyon. Magagawa lamang ito kapag na-expose sila sa iba't ibang ideolohiya o kaisipan na batay sa kanilang visual analysis, na batay sa kanilang visual literacy, yung kanilang critical na pag-iinterpret sa mga imahe, yun yung mga katulong na magkakaroon sila ng motibasyon para sa mga neutral images. How does visual analysis work? Visual analysis can include three phases, but a given assignment might only ask for observation or could require all three in formal interpretation paper. Make sure you know that what you need to do. Pag sinabi nating paano nga ba isasagawa yung visual analysis na ito, syempre meron tayong tatlong phases. Siyempre, may mga pagkakaiba ang bawat phases na ito kung paano mo obserbahan, kung paano mo critical kang magmamasid sa mga iba't ibang mga nakapaloob sa visual objects na iyong bibigyan ng visual analysis. Siyempre, kailangan nating interpret yung mga kulay, linya, di ba? Yung iba't ibang mga nakapaloob dun sa art na yon o sa sining na iyon. Lalo na particular na sa linya, sa kulay, at sa iba't ibang mga hugis. Phase 1, observation. Yung unang phase ay observation, pagmamasid. Observation means closely looking at identifying the visual attributes of an artwork, trying to describe them carefully and accurately in your own words. Do not read about the artwork at all. The observation phase is about looking, thinking, and finding good language to communicate what you notice. Trust your eyes and follow your curiosity. Sa observation o pagmamasid, siyempre titignan mo ng mas malaliman gamit ang iyong mga mata. Tutukuyin mo ang iba't ibang mga visual na nag-attribute sa isang artwork, pati sa kulay, batay sa anyo, batay sa hugis, batay sa linya at iba pa. At subukan mong ilarawan ng mabuti kung ano nga ba yung nakapaloob dito na mga iba't ibang mga sinisimbolo nito, iba't ibang nakapaloob na hugis nito sa sarili mong salita. Huwag mo lang basta basahin yung artwork. Sabi nga, obserbahan mong mabuti sa pamamagitan ng pagtingin, pag-iisip, at maghanap ka ng maaring masabi nating mahusay na wika or masabi nating nakapaloob na konteksto nito, di ba? Na nakapaloob sa artwork. Ayan. Ibig sabihin lamang gagamitin mo ang iyong mata para sa komunikasyon na kung ano naman yung napagmasdan mo, napagmasid mo gamit ang iyong mga mata. Phase 2, analysis or pagsusuri. Analysis requires you to think about your observations and try to make statements about the work based on the evidence of your observation, akin to using close reading to formulate an argument about a text. Think about how the specific visual elements that you have identified combine together to create a whole or a whole, and what effect the whole has on the viewer. How sure I'd led through the work and why. What choices did the artist make in creating this work, and what effect did they have on the viewer? There is still no reading in this space, save for basic information such as the title and date of the artwork on the museum label. A visual analysis paper is not a research paper. Katulad na binabanggit dito, yung visual analysis paper is not research paper.
Hindi siya research paper, kundi visual analysis paper batay sa iyong pagsusuri. Kaya nga sa page 2, yung pagsusuri, obserbahan mong mabuti. Maaring ikaw ay subukan mong gumawa ng mga pahayag or statement batay sa iyong ebidensya sa iyong pagmamasid. Sabi nga dito, isipin mong mabuti kung paano nga ba yung tiyak na visual element, yung mga visual na element na natukoy mo na nag-combine or bakit pinag-combine-combine ito, bakit ito na pagsama-sama sa pagbuo ng isang visual art. Diba? To create a wool. Ibig sabihin, nakabuo ka ng isang sining, isang buong sining. At syempre, may epekto ito sa mga mata ng viewer. Syempre, kung paano nila nakikita yung sining, maaring maibibigay mo yung sinisimbolo, yung ini-interpret nito, kung bakit niya to ginawa at ano yung epekto nito sa viewer. Like for example, yung pinag-combine-combine mo, yung mga nakapaloob na ilustrasyon, na drawing sa isang particular na ipininta or painting. Diba? Halimbawa na lamang sa mga pinta ni Fernando Amorsolo, sa mga pininta ni Juan Luna. Diba? O, halimbawa na lang sa Spolarium ni Luna. Ngayon, dahil pinagsama-sama ito, masabi natin na merong iba't ibang sinisimbolo ang painting o larawang ito. Meron siyang nais ipahiwatig sa atin. Sunod ay page 3, interpretation. Pag sinabi natin interpretation, i-interpret na natin kung ano yung nakapaloob sa larawan. Base your own analysis, try to interpret the masterpiece. Halimbawa na lamang sa interpretasyong ito sa isang larawan, ito yung Bayanihan 2012 Oil in Canvas 5 by 6 feet by Bernard Vista. Sa page 3 interpretation, i-interpret mo na kung ano yung nakapaloob dito sa larawan, kung ano yung nais ipahiwatig ng mangguguhit sa larawang ito. Diba? Ito ay bayanihan. Sabihin, pagtutulungan ng mga Pilipino na mailipat ang isang bahay mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar sa pamamagitan lamang ng pagbubuhat ng bahay kubo na ito. Kaya bayanihan. Okay, guide questions. Style. Do things appear in this painting as we see them in real life? Or are they stylized? Where in the work do you see this? Sa estilo na lamang, masabi ba natin yung painting ito, yung painting na ito ay batay sa tunay na buhay? Siyempre, bayanihan, batay sa tunay na buhay yan. Isa yan sa pinakamagandang pag-uugali ng mga Pilipino, yung pagtutulungan sa pamamagitan ng paglilipat ng isang bahay kubo sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ayan, yung sa observation natin, sa ibang lugar ay patuloy pa rin itong ginagawa sa mga probinsya. Pero malimit na lamang. Analysis. Thoughts about the effect on the viewer. Siyempre, kung tayo isang Pilipino, maaaring mamangha tayo. Kasi meron palang mga ganyang mga isang magandang katangian ng isang Pilipino. Yung pagtutulungan sa pamamagitan ng bayanihan o yung pagbubuhat ng isang bahay o bahay kubo mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Color. Are colors warm or cold, bright or muted? Are there many colors or just a few? Sa observation natin, masasabi natin may iba't ibang kulay dun sa painting na iyon, na kung saan malamig sa mata. Meron siyang iba't ibang kulay na may sinisimbolo ng pagiging masigla, ng pagiging napaka matulungin, ng pagiging makatao, diba? Ng mga Pilipino, napaka matulungin nila. Dahil tinutulungan nila ang kanilang kapitbahay o kababayan sa paglilipat ng kanilang bahay sa ibang lugar. Analysis, ito yung magandang pag-uugali ng mga Pilipino noon na kung saan yung mga kulay na ito ay maaaring sumisimbolo sa isang magandang samahan o pagsasamahan ng mga Pilipino. Line, what
Words capture the quality of line in this work. Are they different kinds? Sa observation natin, may iba't ibang linya na nakapaloob dun sa painting na iyon, na kung saan yung mga linyang iyan ay kumakatawan, hindi lamang sa pagiging matulungin, hindi lamang sa pagiging masabi natin isang mabuting katangian ng mga Pilipino, kundi masabi natin yung mga linya na nakapaloob dito ay kumakatawan sa pagiging masining ng mga Pilipino. Dahil yung struktura ng bahay, bahay kubo, ay kumakatawan sa isa sa mga pambansang bahay or tahanan ng mga Pilipino, yung bahay kubo, na pagiging karaniwan, yung pagiging kontento sa buhay sa bukid, yung karaniwang pamumuhay sa bukid. At syempre sa analysis, dahil nga ito ay bahay kubo, ito ay bayanihan, masabi natin na kontento ang mga Pilipino sa mga karaniwan, sa mga payak na pamumuhay sa probinsya. Texture. Is there literal texture in your artwork? Object, sculpture, or depicted texture, drawing, painting? Where do you see this? Sa texture naman, sa observation, what does it look like? Masabi natin yung bayanihan, may iba't ibang linya, hugis. May iba't ibang mga kulay na kumakatawan. Pwedeng mga object na ito, yung mga bagay, bagay, tao, di ba? Mga hugis, parisukat, bilog, di ba? Parihaba. Ayan, na kung saan, masabi natin na ang bumubuo dun sa mga larawan na yan ay mga hugis, mga bagay. Di ba? At syempre, sa obserbasyon natin, pag sinabi nga nating bayanihan, ito ay pagtutulungan ng mga Pilipino na kung saan ay talagang makikita natin na handa silang tumulong na buhati ng isang particular na bahay kubo sa isang lugar patungo sa iba pang lugar. Analysis. Why do you think the artist choose to depict it like this? Siguro gusto ng isang artist na i-showcase yung mabuting katangian ng mga Pilipino, yung bayanihan, na handa silang tumulong sa kanilang mga kapitbahay sa abot ng kanilang mga kaya. Yung mabuting katangian ng mga Pilipino, yung pagtutulungan. Space. Are objects cramped or cut off, or do they have a lot of room to breathe or breathe? Is the work flat, or does it give an illusion of depth? Observation. Batay doon sa painting na yun, masasabi natin may mga illusion, may mga kalaliman na isinasaad ng larawan o ng mga ng painting. Kasi kung makikita natin yung painting, maaaring masabi natin na hindi man ito ganun kaganda dahil ginamitan ito ng masabi natin imahinasyon lamang sa pagdodrawing na ibigay naman ng larawan yung nais na ipakahulugan nito, yung sinisimbolo nito or sinisignifies nito, yung pagtutulungan. Sa analysis, syempre, yung larawan naman ay hindi siya kniramp, hindi siya kinatop. Maaring likhang sining siya, isang art, kasi nga, di ba, minsan doon sa pagguhit, hindi naman talaga tinitingnan natin yung pinaka-perfectong ganda ng guhit, kundi kung ano yung kahulugan, kung ano yung in-emphasize, binibigyang kahulugan, sinisimbolizes nung drawing. Composition. How are the visual elements of the work arranged? Do they seem balanced? Is there one focus in particular, or does your eye move around the painting in a particular way? Sa composition or kabuuan naman ng drawing, masabi natin na nandun naman lahat ng visual elements. Line, colors, nandun yung mga hugis or shapes. Balance naman siyang tingnan kasi masabi nating malaki yung bahay, pati yung tao, ay halos magkakasing laki. Magkakasing laki ng particular na dun sa drawing. May balance siya kasi nga maraming tao na nagbubuhat ng bahay kubo. Ine-emphasize yung bahay kubo pero halos magkasing laki rin naman yung tao, pati yung object, yung bahay kubo. Siyempre, kapag tinignan mo yung kabuuan ng painting, yung depiction nito, yung paggalaw ng mata mula sa itaas, pababa o sa gitna, maaari mong matingnan yung painting sa kabuuan nito. One way to help ascertain
this is to imagine a vertical line dividing the left and right halves of the painting, as well as one dividing the top half from the bottom. What similarities and differences do you notice comparing the two sides? Masabi naman natin na meron siyang similar o meron siyang pagkakatulad mula sa itaas pababa, mula sa kalahating itaas pababa. Ano? May mga vertical line, may mga horizontal line na kung saan kapag tinignan mo, may mga iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, iba't ibang linya. At syempre, pagkapag sinabi natin na bahay kubo, 'di ba? Yung keyword bahay kubo, pagtutulungan, bayanihan. Sa analysis natin, nagko-complement naman yung kulay, yung linya, yung hugis sa kabuuan ng painting. Scale. Is the work life size smaller or larger? How does this impact the viewer's relationship with the artwork? Observation. Sa ating observation naman, masabi natin na yung likhang sining na yon ay hindi siya maliit, hindi siya malaki, kung di katamtaman lamang, balance yung bahay mismo, pati yung nagbubuhat ng mga tao, ng mga Pilipino. Siyempre yung impact nito sa isang tumitingin, mahusay yung gumuhit ng larawan kasi meron siyang balance. Yung analysis dito, siyempre kapag ang likhang sining ay balance, masabi natin lahat ng elements na nagko-comprise dito ay nagamit talaga yung kulay, yung hugis, yung linya. Talagang nakapaloob mismo dun sa visual arts at ang paggamit natin ng visual analysis. Guide questions. Based on your own observation and analysis, write your overall interpretation of the artwork. Okay, kung kayong tatanungin ko, ano yung observation ninyo? Yung pagsusuri nyo sa artwork. Masabi bang yung artwork na ito ay mas malalim na pagtingin ninyo or pagmamasid? Masabi ba yung artwork na ito napakahusay ba batay sa ating mga visual analysis na inisa-isa? Diba? Ayan, nasa inyo na yan kung ano yung observation ninyo at pagsusuri sa artwork ng bayanihan. Meron ba itong balance? Meron ba itong visual elements na color, line, and shapes? Ayan. For your individual activity, ito na yung ating output, individual output, make a soap carving. Use a bar of soap to create artwork inspired by walrus ivory carvings. Pag sinabi natin ivory carvings, maaaring pipiliin yung soap dito yung may tatak na ivory. O kung wala naman, yung mas malapit doon sa ivory na brand. Materials needed. White bar or soap, pencil, towel, carving, tools such as butter knife, vegetable peeler, blunt nail, paper clip, toothpick, and etc. Caution. Always supervise children when using sharp objects. Kung ang gagawa nito ay bata, syempre kailangan i-supervise ng mga magulang. Dahil kayo ay adult na, yan, mag-ingat na lamang sa paggamit ng mga matutulis na bagay. Instructions. Step 1. Draw a simple design on both sides of the soap. Make up an abstract design or choose a realistic design such as an animal or leaf. Sa unang hakbang natin, guguhit kayo ng larawan doon sa sabon. Pwedeng abstract design ang piliin nyo o kung realistic design naman ang pinili nyo, pwedeng hayop o pwedeng dahon o pwedeng kung anong bagay na maaari nyo siyang i-carve o maaari nyo siyang maging pinaka-artwork. Step 2, kalawang hakbang. Cover your workspace with a towel to catch the soap shavings. Kapag nag-uukit na kayo ng soap, syempre kailangan meron tayong towel para yung mga matatanggal na sabon, na bahagi ng sabon, dun sa sabon ay hindi siya babagsak. Diba? Kasi magso-soap shavings kayo.
Mag-uukit kayo, kailangan maging malinis sa paggawa. Step 3. Use your tools to carve the bar of soap. Different tools will be useful for different techniques. Use a butter knife to remove large areas. Twist a toothpick into the surface to make the holes. Use a vegetable peeler to make soap's edges. Add lines with a paper clip. Ang unang gagawin, di ba, kukuhanin nyo na yung kutsilyo o pwedeng vegetable knife. Siyempre, nasa sa inyo yan kung anong mga style ang pwede nyong gawin para sa pag-uukit gamit yung vegetable knife, yung kutsilyo. Yung vegetable knife o yung butter knife, pwede nyo siyang gamitin para ma-remove o alisin yung mga malalaking bahagi dun sa sabon batay sa inyong pag-uukit, batay sa inyong dinrowing dun sa sabon. Siyempre, gagamit din kayo ng toothpick para maglagay ng mga butas. Gagamit kayo ng vegetable peeler para maging mas smooth o mas makinis yung edges ng sabon. At gagamit rin kayo ng paper clip para makapagdagdag ng mga linya doon sa mga object o doon sa mga image na gagawa nyo ng pag-uukit sa inyong soap carving. Step 4, turn your soap over and carve the other side. Pag natapos na kayo sa right side, punta naman kayo sa left side sa inyong pag-uukit na batay sa image na inyong napili. Ayan, maging maingat lamang sa pag-uukit gamit ang inyong kutsilyo. Step 5, gently brush the soap shavings away and admire your creation. Gamit ang paintbrush o brush, syempre yan, naukit nyo na. Gamit ang paintbrush, pwede nyo nang tanggalin, pwede nyo nang alisin yung mga bahagi doon sa soap para makita nyo na yung natapos nyong artwork, yung sa inyong soap carving. Hint, don't be discouraged if your carving doesn't look exactly like what you had planned. It's a part of the artistic process and some of these artworks come from mistakes. Learning to carve takes time, so keep practicing. Huwag naman kayo madidismaya kapag kung ano yung original na gusto nyo maging image na hindi talaga naging itsura nito. Kasi ang artistic na ito sa soap carving, meron tayong artistic process. Kung di man ito naging image na gusto nyong maging image nito, huwag kayong madismaya. Kasi pwede pa kayo nitong gumawa sa mga susunod na oras, sa ibang oras. Kaya keep practicing, mag-practice tayo para magkaroon tayo ng isang artwork talaga na masabi natin kahugis or kaimahe ng ating napiling imahe ng ating soap carving artwork. Okay, class, thanks for listening. Okay, salamat nga pala sa slide deck ni Sir Jason P. Soljarano. Okay, have a nice day and good luck and God bless.